Magandang umaga po. Ito po muli si Ate Lita. Ayan. Good morning to all people around the world. Ayan. Kumusta na po kayo? Ayan. Kasalukuyan pong hindi pa po tapos ang bilangan dito sa California. Pero ang lumalamang po ay si Biden. So, we never know. So, ayan po. Lahat ay, syempre na medyo lang ang mga bumoto kay Biden, syempre medyo masaya. Yun naman ay talagang masaya. Pero yung bumoto po kay Trump, medyo malungkot. Pero alam nyo po, tanggapin po natin ang maluwag sa dibdib. It's really hard. Pero ganun po talaga ang buhay. Ano? Sorry, Hagardo Bersosa po ako. Kagigising po lang. At nandito ako sa bahay. Wala po akong work. So, ayan. Sineshare ko lang po sa inyo. Ay, sineshare ko po sa inyo ngayon. Ayan, ito po, nagluto po ako ng adobong talong para sa aming mga bata. At ako po ay nagluto kagabi ng tinolang manok. So, meron pa. So, kaya po, yung talong na lang. Tsaka nagpirito po ako ng itlog, bacon. At tsaka po yung, ano ba tawag dito? Yung embutido para sa mga anak. At ito po, ngayon, ito na po ang aking adobong talong. Ayan, nilagyan ko lang po yan ng toyo, mga kapatid. Ayan, nilagyan ko lang po yan ng toyo. At konting pampalasa. Siyempre, may konting mantika. So, ayan po. Medyo, ano ang pangyayari rito sa Amerika. Dahil, siyempre, nag-aantay pa po lahat ang result. Pero talaga pong ganun ang buhay. Kung di man po pinalad ang mga bumoto, ganun po talaga. No? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang opinion, kaya nila binoto yung taong yun. So, ayan, sa mga maka-Trump o sa maka-Biden man, respeto na lang po, no? Respeto na lang kung sinong ibinoto ng bawat isa. Huwag na po magsalita ng negative kasi hindi po makakatulong, no? Hindi makakatulong sa bawat isa. Kung halimbawa ay makikipag-debate kayo. So, ayan po ang mga sa makakapanood sa akin, taga rito, kahit na po hindi taga rito, kapag po ganyan na, inom muna tayo. Kapag po ganyan, na after election, yung effect niya, ano, magkakaroon kayo ng parang anxiety. Pero sana, ang tip ko sa inyo, para po maging kalmante kayo, ayan, i-look forward nyo na lang po sa mga positive things sa ang inyong kalooban. At huwag nyo pong isasama yung inyong negatibong, ang inyong mental health sa election. Election lang po yan. After all, pagkatapos po niyan, tuloy pa rin ang buhay. Kahit sino po ang manalong presidente, tuloy ang buhay. Ano po? Kaya po, huwag po kayong malumbay kung sakali pong hindi po pinalad ang inyong mga ibinoto. Hold on, mag-iinit lang po ako ng kasi medyo malamig na tong aking ano. Lubha pong nakaka-stress nga sa mga umaasa na kalata nila si Trump ang panalo. So, ayan. Ayan, pasensya na kayo, maputla ako, kagigising ko lang. So, may kanya-kanyang opinion, pero siyempre, we really never know what's going on and what's gonna be happen. So, ang ginagawa ko na lang po sa ngayon ay pinag-pray ko na po. Pinag-pray ko na po na dali ha. Ito, malapit na pong maluto ang aking adobong talong. So, yummy. Ayan, yummy po yan sa mainit na kanin, oh. Adobong talong. Nilagyan ko lang po to ng toyo, paminta, ayan. At kaunting pampalasa. So, ayan. So, nasa na ba tayo? Ang topic natin ay tungkol nga sa feelings natin sa botohan, ano. So, ako po bilang US citizen, I am very proud na nakaboto ako. First time ko pong bumoto dito sa United States of America. So, ayan.
masarap ang pakiramdam dahil na iboto mo yung nasa dibdib mo, yung nasa puso mo. So right now, kung ano man po yung outcome, hindi po naman pwedeng magpaka-stress tayo. Tips ko sa mga nakakaranas ngayon ng parang anxiety feelings. I-look forward na po natin. Ang buhay ay tuloy ang buhay, kahit ano, kahit sinong manalo, tuloy. Hindi po tayo aasenso kung tayo po ay tatamad-tamad. Magsikap po tayo, i-asenso po natin ang ating sarili. Dahil sinasabi ko, tayo ay nasa bansang Amerika. This country is a very... kaya nga po sinasabing ito ang land of great opportunity. Nandito ka, no, bilang Pilipino, nandito ka. Kaya po paunlarin mo ang iyong sarili. Yun lang po, kahit sinong manalo ngayon, sinong maupo, although syempre hindi mawawala yung mga ano, yung mga ay sayang sana siyang nanalo, pero no, everything happened for a reason. As of now, meron po silang ginagawang proseso dahil nga po dito sa ibang state na dati ay Republican, meron po ritong ano, Republican at saka Democrat. Na dati sa kinatagal-tagal ng haba ng taon, ito pong Republican state, iyan po palagi po silang ano, Republican talaga yung nananalo sa kanila. Pero ngayon po, hindi po nanalo si President Trump doon. So ayan po, bali po sa history, first time to na nangyari, ayan. Parang hindi man first time, pero talaga pong laging iyang lugar na iyon, may mga state po dito na talagang hawak ng Republican. So ngayon po ay iyon ang pinag-uusapan at meron pong gagawin sila na parang recount. Hindi ko po alam kung maa-approvean pa yung recount kasi po nanonood lang naman ako sa TV, no. So sa akin po, kung sino man ang manalo, ayan po, pinag-pray ko na po at itinaas ko na sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Na kung sino man po ang manalo, sana po mahalin niya ang Amerika at lahat ng tao dito. Sana po i-depend niya ang ating bansa na USA, pati na rin po ang mga nasasakupan. Siyempre, alam niyo, ang bansang Amerika ay napakagandang bansa. So, sana po ay protektahan, patuloy na protektahan. At talagang mahalin ng kung sino man po ang uupo at sana po hindi po masyadong, syempre, lahat naman mga politiko, talagang may mga negative ano, pero sana naman po maging maayos ang takbo. Yun lang po ang wish ko. Syempre, kung kayo nalulumbay pa rin, manood kayo ng mga masasaya, alisin nyo yung stress. Alam nyo, ang stress ay hindi maganda. It will cause na pangit sa ating kalusugan. At kung kayo ay a-attend, kung ang mga family nyo, iba't iba pong bansa, iba't ibang inyong ibinoto, halimbawa ang president nyo ay si Biden o yung isa ay President Trump, dahil tayo po ay may kanya-kanyang opinion, igalang po natin at irespeto kung ano ang sinasabi nila, kung ano ang gusto nila, na iboto, na ibinoto, igalang nyo po. Ngayon, bilang family, pagkatapos po ng eleksyon, kayo ay family pa rin. Tayo po, magkakasama pa rin kayo. Katulad po ngayon, malapit na po ang Thanksgiving Day. Ano? Malapit na. So, after ng election, Thanksgiving Day, mas mabuti po, lalo na sa mga guys, yan. Halimbawa po, pag umattend kayo Thanksgiving, sa Thanksgiving ng family gatherings, alisin nyo po yung debate. Huwag na po kayo makipag-debate. Kung siya nagdi-debate, huwag po kayo makipag-debate. Alam niyo kung anong kagandahan nang hindi kayo makikipag-debate, makikipagtalo, para po maiwasan ang samaan ng loob. Dahil pag sinagot niyo yan, alam niyo naman, debate, medyo mataas ang boses mo, medyo mataas ang intonation ng boses mo. So, tips ko lang sa inyo, huwag po kayo makipag-debate. Hayaan niyo na lang po, kung siya nagdi-debate, mahayaan niyo siya mag-isa, umiti na lang po kayo. Alam niyo, mabuti na po yung low. Ano? Low. Ayan, kung makakapanood kayo, mas maganda po yung ganun. Dahil after all, we are family. Yeah? Although, nagkaiba-iba tayo ng binoto. Pero, irespeto na lang po natin kung ang binoto nila. O, ganyan na lang po yun. Yun po ang maititip ko sa inyo. At syempre, kumain muna tayo.
Good morning to all people around the world. Ito po yung aking breakfast. Itlog. Mainit na kape para po. Wala po akong pasok, nasa bahay lang. Kaya magluluto lang para sa mga anak. Kaya maganda po yung baso ko. No problema. No problema. Think positive na lang po tayo. No? Looking forward to the best. Iwas stress. Hindi po maganda. Ito na po ang aking adobong talong. So, maganda po yan sa mainit na kanin. Ito po yung bread ko. Nilagyan ko po ng toasted bread with garlic and butter, garlic butter. Sausaw po nga sa kape. Ano po to? Toasted bread na. Ano po ito eh? Sourdough. Diba vlog, atin pong talakayin kung ano ba ang ikokomento ko o kayo. Kung gusto niyo pong mag-comment, just comment below. No? Ito po ay regarding kay Tekla at kay Michelle. Alam niyo naman po, nasundan ko po yung istorya niyan na pinagsimula ng kanilang pagrereklamo kay Rapi Tulfo para sa akin. Nangyari na ang nangyari, ano, nakapagreklamo na, naalaman na ng buong mundo. Naalaman na, alam niyo naman yung media ngayon, mabilis. So, kumalat na yung ganon about ng pagpapatalsik or whatever. Pero ay ni Tekla, pero sa akin pong opinion at napatunayan na rin ni Attorney Garrett na nagsisinungaling itong si Michelle. Sa akin pong opinion, para sa akin, ang may pagkakamali roon si Michelle, dahil po syempre ang asawa, simula nung nanganak, hindi niya pinagbibigyan. Alam niyo po, ang asawa, kailangan yun eh. Lalo na si Tekla, syempre pagod yan, galing sa trabaho, yun po yung minsan, halimbawa, pag gusto niyang umabay, natural lamang na dapat pagbigyan niya. Bakit hindi pinagbibigyan ni Michelle? Dahil may dahilan. At ngayon, yung mga latest na mga lumalabas na kaya pala ganun si Michelle, ay meron pong namang karelasyon na sinasabi ang iba, at may mga picture na lumalabas at ang mga negatibo na ginagawa ni Michelle sa buhay ni Tekla. So ngayon po, nakikita ko po sa newsfeed ko, ayun, namumuhay na mag-isa si Tekla at may mga mabubuting mababait na tumulong sa kanya, si Willie Revillame, magbibigay ng bahay. At si Rapi Tulfo, nalaman din po ang mga tunay na pinaggagawa ni Michelle sa buhay niya, pati mga kamag-anak at yung kapatid niya na masyadong matapang, mataray, na kahit na nga si Tekla ay nagpakahirap, tinanggap sila, kahit nagpapakapagod, maraming utang si Tekla, pambayad sa lahat ng bills. Alam niyo, yung ganong sakripisyo, dapat iniisip nila pero hindi nila naisip. So whatever, ngayon po na si Tekla ay namumuhay na ng looking forward at nag-move on na siya at sana good luck Tekla. At sana Tekla, ito ang isipin mo. Tama na ang kumuha ka ng batong ipupukpok sa ulo mo. Tama na.
tama na. Napakahirap maghanap buhay kung wala rin naman silang kwenta na tulungan. Sinira ka sa tao, sinira ka at ikaw pala ay matagal na niyang ginagamit. So, at ikaw naman, Michelle, alam mo, Neng, maganda ka. You're too young. Huwag mo sayangan ang ganda mo. Alam mo, may anak ka. Paano ka ipagmamalaki ng anak mo? Kung paglaki niya, malalaman niya na ganyan ka. Hindi pa huli ang lahat, Michelle. Maganda ang buhay. Ayusin mo, magbago ka. At gawin mong progressive ang buhay mo alang-alang sa iyong anak. At ikaw naman, Tekla, maging matibay ka. Ayan, para umulad ang buhay mo. Total, mahirap naman ang buhay mo. Katulad ng mga anak ng mga family mo sa probinsya, yun naman ang tulungan mo. No? Kasi wala rin namang silang, yung mga tinulungan mo, 6 years, yung family ni Michelle, wala rin namang kwenta na puro mga bad ang sinasabi sa'yo. So, move on. Ngayon, family mo naman ang unahin mo at yung anak mo, alagaan mo. Ayan. Yan po ang may kukomment ko sa usapang Michelle at Tekla. And congratulations to you. Ayan. Mas ang mga tao ay mas naniniwala sa iyo. Ayan, mas naniniwala sa iyo. So, good luck to all of you at change for the better. Ikaw din, Michelle, bata ka pa. Ano, kayang-kaya mong mabuhay ng maganda. Kayang-kaya mong i-improve ang buhay mo. Kaya mong baguhin. Ayan, iwas ka na sa barkada dahil kasi wala yung magandang itutulong sa iyo. Magsikap ka para sa iyong anak. I believe na kaya mo magbago. Ayan. Yan po ang aking i-share ngayon sa inyo. Huwag po kalimutan i-like ang aking YouTube channel, Ate Lita Katigbak. Thank you so much. Have a nice day. Don't forget to subscribe, Lita Katigbak. Ayan. Thank you, guys. Ingat po kayo lahat. Keep safe. Magandang araw po. Ngayon po, wala po akong make-up kahit ano. Have a nice day.